dapat huwag mong husgahan, huwag niyong husgahan ang isa't isa kapag wrong yung grammar na sinasabi natin. What's up mga babes? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Katie and you are watching Humolas TV. Mga kapips, Humolas TV, subscribe ka na! So for today's vlog mga babes, meron na naman tayong panibagong ihahatid na topic na mga ka-afam natin dyan. For today's vlog is paano mag-handle ng language differences kapag afam ang partner mo? So, check it out! A few moments later. So, yun na nga mga peeps, ha? Magbibigay lang ako ng 5 tips kung paano mo nga ba i-handle kapag may mga language differences kayo ng ka-partner mo or ng ka-LDR mo or ng asawa mo. Kapag bago ka pa lang, ha? Kasi sa mga European country, may mga European country na iba talaga yung salita nila and hindi English. Kapag napunta ka sa mga English-speaking country, well, swerte ka. So, let's start na sa number 1. Dapat maglaan ang oras upang makipag-usap ng regular. Kahit na magkaiba ang language nyong dalawa. So, maglaan kayo ng oras, dalawa mga peeps. Maglaan kayo ng oras kung na para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay. And kapag hindi mo siya masyado maintindihan, pwede mo naman siyang tanungin. Kasi sa ganung way kasi na naglalaan kayo ng oras na dalawa, sa pag-uusap nyo, kahit hindi naman kayo magkaintindihan, nga lang, nangitian lang kayong dalawa, well, kapag gusto mo talaga ang isang bagay, may paraan. Pero pag ayaw, syempre, maraming dahilan. Kaya kung talagang gusto mo yung afam mo, talagang mahal mo siya, pag-aaralan mo yung language niya, and ganun din siya sa'yo. Let's proceed na sa number 2. Number 2 is, gamitin ang mga simpleng salita at klaro ang mensahe upang maiwasan ang mga misunderstanding. So, dapat yung gamitin yung mga words is yung clear ba? Kumbaga, clear kumbaga, hindi yung mga deep word na talaga na wala na kayong maintindihang dalawa. So, sa ganyang bagay na paggamit nyo ng mga klarong salita is mas madali nyong maintindihan ang isa't isa. Kaya, let's proceed na sa number 3. Mag-aral ka ng mga basic na phrases lang ng language ng jowa mo and ganun din siya. Kasi sa ganitong way, is pinapakita nyo na nag-i-effort kayong dalawa sa isa't isa para matutunan yung culture, your tradition, your language. So sa ganyang way, is bonding nyo na ding dalawa, di ba? Kaya mas mabuti na mag-effort ka din and mag-effort din siya para at least kapag ready ka na dalhin dun sa country ni Afam, andun ka na sa country ni Afam, ready ka na, kasi mahirap talaga siya mga peeps ha. Dun, nung tumira pa lang ako sa Czech Republic, nag-aral ako ng Czech language. Then, paglipat na naman dito sa Portugal, nag-aral na naman ako ng Portuguese language. Kumbaga yung utak ko talaga mga peeps, as in, loaded. Loaded ng language mga peeps. Pero ganun talaga, kung gusto mong isang bagay, gagawan at gagawan mo siya ng paraan. Kung talagang mahal mo yung tao, mag-i-effort at mag-i-effort ka na pag-aralan yung tradition at culture niya at syempre yung language na din. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Magagamit at magagamit mo yan mga peeps kapag andun ka na sa country ni Afa. Maniwala ka sa akin. Kasi na-experience ko yan. So, let's proceed na sa number 4. So, number 4 is gumamit ng mga video call or mga messaging apps na merong mga translation. So, ganun. Kung ayaw, kung tamad ka talaga, pwede mo during the video call yung dalawa ng afam mo or ng jowa or ng ka-LDR mo ba yan, pwede kang gumamit ng mga translator, ha, mga peeps. Yun yung mas pinakamagandang bagay. Yung mga meron naman yung mga free apps ngayon or pwede mo siyang i-download na at least makapag-communicate kayo. Dalawa, pwede mo yung gamitin para magkaintindihan kayo or kapag nahihiya ka, mas prefer mo na chat-chat lang. For me lang ha, kung iba yung language ng kausap mo, mas prefer ko na chat lang kasi mas madali siyang i-translate tapos copy-paste mo na lang dun. Copy mo na lang, tapos i-paste mo dun sa kanya. Kasi sa video call, medyo mahirap ata na salita, tapos it takes time na mag-translate. Kaya mas mabuti na chat-chat na lang muna. And at least, sabihin mo sa jowa mo na mag-effort din siyang mag-aral ng English. Para at least,
pareho ko yung dalawang nag-e-effort, diba? So, let's proceed na sa number 5. Sa last na tayo is, dapat, wag mong husgahan. Wag niyong husgahan ang isa't isa kapag wrong yung grammar na sinasabi natin. Kasi kadalasan sa mga Pinoy talaga, kapag nag-English tayo, mali yung English natin, mali yung grammar natin, hinuhusgahan tayo agad. Ha, hindi tayo perfect, mga peeps. Hello. Ako, ha, hindi din ako masyadong kagalingan sa English, pero napag-aaralan yan, mga peeps. Mapag-aaralan mo din yung bagong language na pag-aaralan mo. I know na magiging expert ka din, magiging fluent ka din later on kapag nag-effort ka, naglaan ka ng effort na pag-aralan mo yung language ng jowa mo. Maniwala ka sa akin, mga peeps. Pinaka-importante sa lahat. Kasi nga, magagamit mo yung bagong language na aaralan mo. Lalong-lalo na sa mga processing doon sa country ni Afam. And kapag nag-ask ka na ng nationality doon sa country niya. Kasi nga, need mong matuto ng language bago ka mabigyan ng nationality. Kaya, yun yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?